So ito mga bok, welcome ulit dito sa Motobok, okay? Ngayon, binabaklas nila Boss Lorenzo tsaka Boss Arnold tong NMAX Vito na to. Ang issue na ito, nawawala. Minsan meron musina, minsan wala. Tapos mahina yung busina niya. So testing natin. Ayan, okay. Testing natin busina. Oh man, nakikita nyo, yung narinig nyo parang puto. Ayan, oh. Parang puto yung tunog. Tapos sir, minsan nawawala. Oh, minsan wala. Ayan, bak busina mo ako. Nagkaganan yung ilaw. O yun, nagpa-fluctuate. Oo. Kumukurap pa yung ilaw niya. Paanda rin mo ha, boss. Busina natin. Ayun o. Ayun, kumukurap pa yung ano niya, headlight niya pag buong busina. Ayun, kumukurap. Kita rin dito sa ilaw eh. Masabay na yan, pag ano. Ayun, hindi dapat ganun yun. So ayun mga boss, binabaklas na ni Boss Arnold para ma-troubleshoot natin. Anong problema? Anong ginawa dito? So yan, nakikita natin. Medyo ayusin natin yung wiring. Tanggalin natin yung spaghetti ng wiring niya. Parang spaghetti yung nakikita natin ngayon dito. Yan, ayusin natin yan mamaya. So ito na mga bok, no? Bali, ito yung balas nung mini driving niya. Pinutol namin. Kasi walang sakit. Nakarekta sa mini driving, wala yung iniikot. So ngayon lalagyan na lang natin to ng socket na mag-asawa para ma-plug and play na lang din ulit natin. So, ito yung ginawa ni sir. Naka cable tie lang yung ano, busina kaya maalog. Yan, naka cable tie lang oh. Naka cable tie tapos medyo magulo yung wiring. Yan. Ito yung ano, relay dalawa. Yan nilagay. Ayusin natin to. Anong wiring sa kanya? Yan. Okay. So ayusin natin. So ito mga bok, no? Kaya pala tunog po to yung busina ni sir. Ganyan lang. Kinipit lang dyan, binalupot. Tapos yung wire na ginamit, yan, mumurahin. Hindi nilagyan ng terminal. So nakita natin, walang pinagapang na wire papunta ang battery. Wala. So, nirekta-rekta lang yung wire dito. Tap-tap lang dito, nirekta-rekta. Tap-tap-tap. So, hindi tayo nag-wiring ng ganun mga sir, no? Kaya mga book, medyo matuloy pagka-wiring ha. Ayusin natin. So, tapos ito ang ginawa sa kanya, tatlong relay. So sa atin, di na tayo gumagamit ng ganyang method. So pinagitan na natin yung method natin yan. Medyo magulo, spaghetti. Spaghetti pa baba oh. Yan, ayusin natin yan. Ito yung isa yung relay, tapos meron pa dito yung dalawa. Kapalitan natin yan, dalawang relay lang. Lahat ng function, mapapagana na natin, ayusin natin. Tapos, share ko lang din mga bok, ginagamit namin dito yung mga wire ng kotse. So, makikita nyo dito. Mga wire natin, yan, circuit brand, yan, makikita nyo, circuit brand dyan, automotive wire, yan, para maganda, hindi maganda ito, kasi, katagalan, yan, nasisira lang yung, pinakabit yung, ano, yan, ginable tie, so, hindi tayo nag-wiring ng ganyan mga bok, ha? Yan, kaya nag-iiba-iba rin tayo ng kulay ng wire para itim para sa negative, hindi tayo malito. Tapos pula sa positive. Tapos may dilaw para sa positive ng busina, pula sa positive ng mini driving. So ganun. Ito, tanggalin natin tong relay ng mini driving niya, no? Nilagyan ng tape. Meron pa
Montage siya, montage. Uy, mamaya para tayo gumontage pagtawas, no? Kaya mga bok, ito, dito nila nilagay yung negative, no? Inipit lang dito. Kailan natin, ha? Kitang-kita, o. Ayun. Ayun. Nahugot agad. So, hindi tayo nagaganyan ng negative, no, mga bok. Sablay yung ganyan, kasi tagalan niya magpupulbos, maglulose connection. Ang ninipis pa nung ginamit na wire, so dito gumagamit tayo ng terminal. Yan, circuit brand pa rin yan. Terminal natin, makapal, pang kotse. Nilalagyan natin ng ganyan. Terminal, makapal, pang kotse. Diba? Kasi pag ganito yung ginagamit natin, napipirwisyo po natin yung mga customer natin. Sa halip na makamura sila, napapamahal kasi paulit-ulit na ang gawa. So dito kasi sa Motobook mga boss, ha, meron po tayong malasakit sa customer natin. Hindi po basta lang po kumita. Kasi ito yung wire nung ano, stock na busina. Ito yung wire. Tingnan natin nung ginawa rito. Kasi pag hindi natin na yung trabaho natin mga book, di ba? Tingin nyo babalik pa yung customer sa inyo? Siyempre di na yan, di ba? Pero pag nakita nilang maayos tayo gumawa, quality, di ba? Babalik yan, hindi para sa back job. Babalik sila kasi mag-upgrade sila dahil nagustuhan nila yung gawa mo. Bibili ulit sila ng bago. Kung magugustuhan pa nila, marirekomenda ka pa nila sa pamilya nila, sa kaibigan nila. Ayan, hindi rin po tayo nagaganito ng pagkatap sa ano, gumagamit po tayo ng terminal. So po ito pong stock, female terminal po yan. So gagamit tayo ng asawa niya, yung male terminal. Hindi po tayo nagganito, mga suksok lang, ipit-ipit. Hindi po tayo nagaganyan. So ito, on the spot ano tayo dito mga buka. Nag on the spot na troubleshoot tayo dito. Si sir, may busina, minsan wala, minsan meron, tapos yung busina niya mahina. Tapos pag nagbusina siya, kumukundap yung headlight. So ayusin natin ito mga buka. Mga buk, huwag tayong gagamit ng manipis na wire sa busina kasi malakas yan. So pinakita ko kay sir kanina yung wire niya, sunog na. Sana ba yun? Kamaya, pakita ko sa inyo. Sunog na yung wire niya. Kasi ang ginamit sa kanyang wire, maninipis. Makapal yung balot. Manipis yung wire. Ipapal ng ano, electrical tape. Baligtad. Ang kinapalan yung tape, hindi yung wire. Para sa akin lang, opinion ko lang to, huwag natin tipirin yung materialis sa pag-wiring. Bakit natin titipirin? Eh, pwede naman natin singilin sa customer. Ipaliwanag natin. Pag tinanong, bakit po medyo mahal po? Kasi ganito po yan, sir. Ang ginagamit po natin, mga quality materials, para po tumagal ang inyong accessories na ipapakabit. Kasi pag mga hindi po standard na wire, hindi po standard na materials, pwede pong masunog ang inyong motor. So, magkano po ba ang NMAX? 100,000. Magkano po ba yung mga wire, mga relay, mga fuse box, di ba? Pagpapalit niyo po ba yung motor niyo sa mga quality materials sa gagamitin sa'yo? Siyempre, hindi naman, di ba? Pag pinaliwanag niyo naman ng maayos sa customer yan, na para sa ikabubuti ng motor nila, kaya gagastos sila ng medyo mahal, na konti lang naman yung diferensya dun sa mga pipitsuging mga wire, mga materials, tingin ko naman eh, hindi naman sila maintindihan naman nila yung ano, paliwanag. Ano, pati yung balot dito, plastic, tinanggal nila. May balot po ito dapat. So ngayon, wala na. Lalagyan na lang po natin ng ano yan. Lagyan natin ng tinapay. Yan mga box, so wala silang pag-apang sa battery. Dito sila kumuha ng supply. Dito sila kumuha sa supply ng wire na susian. Ayun, ito. Itong wire na to. So susundan natin yan. Saan yan? Ayun, oh. Ito mga bok, yan, dito siya nilagay. Ayun, inipit lang. Ayun, nakaipit. Inipit lang, so tatanggalin na natin yan. Delikado yan.
So dito hindi tayo nagganyan kasi pwede magmula ng sunog yun, oh. Labas pa yung tanso niya, oh. Ayun, nakalabas. Ginapit nila to, oh. Ayun, oh. Sila nagtapo, ayun, oh. Ayun. Sinuksok nila, ayun, oh. Sinuksok lang nila dyan. Ayun. Sila kumuha. Sa mga bok, ganito nila winiringan yung ano, no? Hindi po tayo nagaganyan kasi madali lang po mapiglas yan. Kami, lahat ng connection namin, hinihinang namin. So pag ganyan kasi, madali yan. Madali lang siya maputol. Diba? Putol lang kagad. Ayan pa. Makadali. Mamaya, pakita namin sa inyo paano tayo mag-wiring. Hihinangin natin. Okay. Kasi yun, tinanggal ko lahat nung nakakonektang nirekta pala nila dito sa ano, sa wire, sa ignition wire, sa susiyan. So tinanggal natin yan, nilinis na natin, wala na kayo may kitang mga wire dyan. So ibibipore na after natin yan. So ito mga bok, pakita lang namin yung paghapang natin mula sa battery. May bisita pala tayo, Boss Joe, dyan, ano natin yan. Sukin natin dito yan, alaga natin yan dito. So, pakita lang natin yung paghapang natin mula sa battery yan. Nilagyan natin ng yan, parang insulator. Yan. Para hindi siya, kahit madaga siya, hindi yan kayang kainin ng daga. So, yan. Tapos, ito, kaya tatlo linya yan. Ito, negative sa battery. Itim. Ito, dalawa linya, dilaw pula, positive. So, makikita nyo, nakatape pa siya. Bukod sa naka-insulator, nakatape. Bakit? Kasi, kung sakaling mag-short man, hindi nila kasama yung nakaiwalay yung negative sa kanya. Yan, nakatape, nakaiwalay. So pagdating yan, dito yan, makikita nyo nakagapang ng maayos yan. Pagdating dito, nilagyan natin yan ng fuse. Yan mga bok, lipat lang tayo, pakita natin sa inyo. Paano tayo mag-wiring dito sa shop? Nilagyan yan ni Boss Arnold ng fuse. Dalawa rin yan, tag-isa, mini driving busina. Meron niyang terminal. Ayan, okay. Nilalagyan natin ang terminal para maayos. Hindi lang natin iipit-ipit. So yan, magkasama na dyan yung dalawang wire ng pula tsaka dilaw. Positive. Ito naman yung sa negative. Itim. Meron ding terminal. Okay. So fuse para safety features kung ma-short man, hindi madedirekta yung short sa battery. Mapuputo lang yung fuse. Magkato lang yung fuse sa pumpiso, okay? Sa para hindi masunog. Okay. Ito yung wire natin, oh, mga pal, taba. O yan, makikita nyo. Quality. Ayan, taba, compare sa dati. Ito yung dati nila ang wire. Makita natin. Ito yung dati, oh. Ayan. Tinan nyo yung wire, oh. Diba? Nahayo. So yung mga bok, no? Ganito tayo mag-wiring dito sa shop. Nakahinang po yan, mga bok. Oh my God! Para intact. Na, nakahinang yan. Mas mahaba pa buhay ng wiring nyo kasi sa accessories nyo. Yan, solid yan. Nakahinang yan. Tapos gamit nating tape. Yan, dito shop nito. Yan, nito tape yan. From Taiwan. Pag nababasa yan mga bok, yung tape na yan, lalo siyang umiigpit. Yan, tapos pag positive supply, pag positive ang tinitape natin, dinodoble, triple natin yung tape kasi positive yan. Para hindi natin tinitipid. Kasi positive yan eh. Yan, pangalawa. Puro positive na lang ah. So mga bok, ganito yung sa akin, yung tamang pag-negative, lagyan mo na ang terminal, okay? So makikita nyo, nakahinang yan. Nakahinang, naka-terminal, para matibay. Hindi yung ipit-ipit. O, ngayon, negative natin to dito, di ba? Babati ground natin, o yan. Mas proper siya, di ba mga bok? Huwag natin tipirin yung mga motor natin, eh. Mamahalin yung mga motor, tapos titipirin natin ng ganun, di ba? Kaya ang wiring, nakakasunog yan.
Yan, oh, di ba? Mas proper siya. Naka-terminal, nakahinang. So, ito mga bok, no? Ito yung sinasabi ko kanina, terminal, na mail terminal na ginagamit natin. Mas proper kasi pag nakagay itong mga bok. Yan. Ito. Ah, mas maganda tingnan pag naka-terminal. Ayan, mas maayos. So, iti-tape natin to para maganda yung Okay mga bok, so ito na, bubuhayin natin yung stackhole niya. Kasi yung ginawa sa kanya, hindi gumagana to. So ngayon, papaganahin natin, dual horn. May terminal din para hindi na tayo mag-ipit-ipit. Mas maganda yung proper. Ayan, saksak na lang natin. Nakahinang din to mga bok, ha. Yan, linisin lang natin konti, hindi may. Lagyan natin ng terminal para plug and play na lang. Okay. Tapos ito na yung stock na wire ng busina niya. Lagyan natin din ng terminal. Pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ganun din yung PIA horn. So ito, oh, yung marami nagtatanong, saan ko nilalagay yung PIA horn? Ito na mga bok, nakikita nyo na. Ganyan tayo mag wiring ng PIA horn. Ito natin yan, maganda yung play. Ano, ikita nyo. Yan, yan dito, naka-tornilyo. Yan. Tapos, ganyan din, lalagyan din natin ng terminal. Yan, ganyan lang din, terminal lang. Hindi yung ipit-ipit lang. Huwag natin titipirin yung mga materyales sa pag-wiring. Kasi, sasakit lang din ulo natin kasi babakjab lang din yung mga papagawa sa atin yan. A few inches later, ito na mga bok, no? So, finished product natin. Pakita ko lang sa inyo yung kung ano na itsura nung pagtapos ng ginawa nating wiring. So, dito natin nilagay yung dalawang relay. So, kanina tatlo, ngayon dalawa na lang. So, ito yung wiring nung, ito yung relay nung mini-driving. Ito yung relay ng busina. Yan, tapos so, makikita nyo, wala na tayong wala nang dyan, ha? Ayan. Wala na yung mga spaghetti kanina, malinis na. Dito na nakalagay, ano, yung relay, yung balas ng mini driving, yan. Tapos to, lahat, tapos dito yung negative, naka-terminal. Yan, yung pagapang, may insulator, yan, pababa. So, nakita nyo na yung papuntang battery kanina yan. Yan. Sa kabila, ito naman. Ito yung sa stock horn. Yan. Nakabalot ng tape. Ito yung stock na wire. Nakakable tayo ng maayos. Yan, nakakable tayo pataas. Ayan. Ito yung naman yung relay ng busina. Ayan. Ito yung alo switch para sa indicator. Ayan. Okay. Pakita natin mamaya pagka na lagyan natin yung fairings. The next day. So, ito na yung mga finished product natin mga bok. Pakita na natin. So, yung kanina, tunog puto. Tapos nagpa-fluctuate na ilaw. Kumukurap-kurap. So, pakita natin ngayon yung finished product, Panda Remoso. Yan, tapos low. Low niya, dilaw, high. Puti, yan. Okay, tapos patay mo. Tapos, kinapit na namin yung stock ng busina. So, dual horn na to. So, meron dito ng alo switch sa loob. Pag nakapatay, stock yan. Stock lang yan. Yan, ngayon, pag binuksan na natin, umiilaw na yan. Yan, umiilaw. Ano na yan? Loud horn. Busina. Yan, oh. Hindi na kumukurap yung headlight niya. Unlike kanina, kumukurap. Ngayon, hindi na. Stable na. Wala nang bago. Isa pa. Loud horn. O, diba? Lakas na mga bok. Stable na kasi. Nakahinang lahat ng connection nakahinang. Tamang materyales. Automotive wire. May relay, may fuse. Nakahinang lahat ng connection. So, stable lahat. Malabo mag-short. So, hanggang dito na lang ulit mga bok. Maraming salamat ulit. Boss Lorenzo, Reggie Works, Boss Arnold,
boss. Yan, si boss. Yan, isa nating customer si kanina. Boss Richard, saan naman kaway dyan? Sa YouTube to. Kapos na nito. Kaya nyo mayari. Boss, solid ba? Okay ba? Okay, okay. Yun, okay.